there is also increase of interest in African witchcraft. Dumami na yung mga nag-aaral sa African witchcraft. Voodooism. The gods of Voodooism are good and bad. Usually, a voodoo service begins after sunset and ends in the early morning. If often includes a bloody sacrifice of a goat or a chicken. So, meron din silang pag-aalay. Pagkatay sila ng sakripisyo yung manok mo. There is prayer and singing. The gods are supposed to briefly enter into talakayin natin ang itong forbidden power, mga kapatid. Ano ba itong forbidden power? Babasahin natin yung aklat ni Father Sikia. Eh, gusto ko na yung nababasa natin ay masishare din natin sa inyo. Walang tigil sa pagbabasa, walang tigil sa pagsiwalat sa mga magandang balita, mga kapatid. Para sa inyong lahat po. Ano ba itong forbidden power, mga kapatid? Witchcraft or superstitious magic is used to produce effects that are beyond the power of man. So, ano yon? Superstitious magic, witchcraft is used to produce effects that are beyond the power of man. So, mamangha tayo dahil itong kapangyarihan nito ay it is beyond us. Sa kapangyarihan ng isang tao. These effects may be good or bad. Kahit ito ay magdulot ng maganda o hindi maganda, are brought about by the use of magical words. Meron silang magical words or gestures. For the use of magical herbs. Meron din silang mga sacramentals, mga kapatid. Powders, liquids, or similar things. There is often a specific invocation of the devil. So, ito pong ginatawag ito na forbidden power. The kingdom of darkness, mga kapatid. So, patuloy tayo. Physical evils are directed against individuals. So, kung nagalit ka sa isang tao, gusto mo na kulamin siya, gusto mo siyang i-curse, you're directed to individuals because ano ang rason bakit pupunta ang mga tao sa mga mangkukulam, sa mga mambabarang? Bakit? Because of hatred and jealousy. Yan, isa yan sa mga prevalent emotion, negative emotion, yung hatred and jealousy. We have all heard about sticking pins in dolls. Yung mga pins, no? Ilalagay sa mga doll, itutusok. The evil eye. The eating of cursed food or drinking a liquid that through the power of darkness is to cause harm, sickness, or even death. Grabe, no? So, dapat maalisto na tayo dito. Dahil itong power ng darkness sa kasamaan ay buhay na buhay sa ating sanlibutan. Kaya nga, every Thursday to Sunday, punong-puno yung office natin. From Thursday to Sunday, from different places, not only in the Philippines, in our town, but also from the whole world. So, ito pong ministry of exorcism and deliverance ay kinakailangan po ito. Ito yung dasal ko sa Panginoon. Every parish, meron talagang deliverance office para itong mga taong na biktima sa spells, sa witchcraft, sa sorcerer, sa superstitious magic, ay matulungan natin. Meron silang malapitan.
Okay? So patuloy tayo mga kapatid. Pwede nila ipainom sa'yo, ipakain sa'yo yung cursed food or cursed water or cursed liquid. So can cause harm, masasaktan tayo. Iba ay hindi makatulog kahit wala naman silang insomnia. Sickness na hindi madiagnose ng doktor. And even death. Nandito po yan sa aklat ni Father Siquia, Volume 3. Father Jose Francisco Siquia, Director of the Diocese of Manila, Office of Exorcism. Spiritual Warfare and Discernment. Patuloy tayo mga kapatid. Sa pagbabasa. Honestly, marami tayong mga pasyente. Makarelate tayo sa sinabi ni Father Siquia. Literally po, makarelate tayo sa kanyang sinasabi. Literally po. Okay? This is witchcraft. Today, witches can be found almost everywhere. Grabe, no? Present na din sila everywhere. And often, they are presented in a positive light. Parang nagdadala pa sila ng liwanag, mga kapatid. Just remember, everyone involved in false worship, seeking forbidden knowledge, or using forbidden power, should be absolutely avoided. Huwag po kayong pupunta sa kanila. Should be absolutely avoided. Malinaw na malinaw yan, ha? Nauna pa ito sa akin na exercise. There is also increase interest in African witchcraft. May dumami na yung mga nag-aaral sa African witchcraft. Voodooism. The gods of Voodooism are good and bad. Dalawa pala. Dual sin. Good and bad. Usually, a voodoo service begins after sunset and ends in the early morning. Just imagine, ha? Sunset to sunrise to sunset. Sunset and end in the early morning. If often includes a bloody sacrifice of a goat or a chicken. So, meron din silang pag-aalay. Kakatay sila ng ano? Masakripisyo yung kambing mo. Pati na yung manok mo. There is prayer and singing. The gods are supposed to briefly enter into the person during the ritual. So, papasok po yung Panginoon, yung Diyos nila, yung mga Diyos nila, into the person during the ritual. Diba? It is a pagan practices, mga kapatid. Kung papasok yung mga anghel, papasok yung mga espiritu, papasok yung Panginoon sa'yo, it is a pagan ritual. The Voodooism and witchcraft, Catholic objects, such as images of saints, crucifixes, Catholic objects, so meron din silang Catholic objects, mga sacred things, holy water, and Catholic prayers are sometimes used, as well as other objects and prayers. Do not be fooled by the apparent religious nature of what happened. So, religious din sila. Marami silang Catholic objects. If you have any objects or written prayers that have been used in witchcraft or given you by a witch, they should be completely destroyed. Kung meron kayong mga object galing sa mga mangkukulam, it should be completely destroyed. Yung mga prayer ninyo, dapat basagin ninyo dahil hindi po yan maganda. Yan po ang sabi ni Father Siquia, mga kapatid. If you have been involved in witchcraft, you must renounce the devil. Alam nyo, meron akong mangkukulam. Marami namang mangkukulam na nag-surrender sa atin. Isa sa mga mangkukulam na nag-surrender sa atin, mga kapatid, grabe yung power niya. Pwede niya ipabigti yung kanyang gustong ipabigti. Magbigti lang. Gamitin niya yung ritual. No? Hindi basta-basta yung taong yon. Marami na daw siyang napatay
dahil sa kanyang pagkukulang, no? So dito, if you have been involved in witchcraft, you must renounce the devil. Renounce the witchcraft in which you have been involved, or all witchcraft, as God's pardon, and confess your sin to a priest. In confession, the sacrament of reconciliation, there is divine power needed to free one from the influence of the evil. So, kailangan mga kapatid na i-renounce yan, no? Marami na tayong mga albularyo pumupuntan dito, mga mangkukulam nung ni-renounce nila, na-relieve sila. Pero kailangan ng reparation mga kapatid, no? Hindi basta-basta yung kasalanan na yan, no? Marami na silang nabiktima. At tayo din mabiktima because we never received Jesus in our lives through the sacraments. Kaya nga, ang office natin, inikayat natin yung mga pare, ini-invite natin yung mga pare for confession, dahil yun talaga ang tunay na protection sa ating lahat po. Kasali po ako. Yan po ang kinakailangan natin. Libre lang po yung confession. No? Sana po yung mga pare din ay ma-widen yung horizon natin kung ano ka-importante ang sacrament of confession sa mga anak natin, sa mga parokyano natin, na mga anak natin. Diba? Yung mga parokyano natin, they are spiritual children natin. No? So, ngayong Miyerkules ngayon, meron tayong confession. Uupo ako after confession, after mass. Gusto ko na every week po ito, at ako ang naka-schedule ngayon, uupo ako. Dahil importante po sa buhay natin, pati na yung pari, kailangan din na mag-receive ng sacrament of confession. Yan po ang kinakailangan natin. Dahil nakakailangan natin si Kristo, yung biyayan ni Kristo, yung paglilinis sa ating budi, yung paglilinis sa ating isipan at ating puso, mga kinakailangan po natin yan. Okay? Charms and amulets. This is a form of magic. Pati itong charms and amulets. This is a form of magic in which a particular object is believed to have power to attract the good and to ward off evil. So it is magic. Yung amulets pala, parte pala yung sa magic, no? It is a form of magic. These are particularly bad when given to us by a fortune teller, spiritualist, curandero, or some person involved with the occult. Okay, malinaw na malinaw, no? When the object is worn on the person or carried in the purse, or place in the home, it means that the influence of evil is always present there with us. So, kung sinusuot mo yung amulet, continue to influence our environment. Not only in our environment, but also to ourselves. Examples are carrying garlic in the purse in order to always have money. Meron palang garlic eh, lagay sa, ano, sa pulso. Keeping an open pair of scissors for good luck. Scissors. Keeping special herbs in a jar. Wearing a crescent around the neck. A necklace of garlic. Putting alfalfa and flowers in front of the statue. Placing figures of Oriental or Indian gods in the house. Yeah, and then meron yang superstitious dimension, and so on. Much of the modern jewelry worn about the neck is now actually representative of something used in witchcraft. Usually, people wear this jewelry innocently. So sometimes, yung mga modern jewelry mayroong mga superstitious belief. Hindi naman lahat. We must be careful not to use religious medal or statues in a superstitious way. No medal, no statue, no religious article has any power or luck connected with it.
palakapangyarihan yung mga medal natin. A medal, a statue, or a candle is only a sign of our prayer, asking the saint to intercede with God for us. All worship is given to God and to Him alone. So, bakit meron tayong mga religious items? To glorify the Lord. Bakit meron niyang spiritual authority to the demon? Because it is connected and consecrated to the Lord. All of the objects described above or any other objects used in a superstitious way should be effectively thrown away or destroyed. Should be, ipabasag din ni Father Sikia. If we are wearing jewelry that corresponds to a zodiac sign, or if we wear something that is representative of witchcraft, we can open ourselves unwittingly to the kingdom of darkness. Delikado po. Na-influensya tayo. We'll be open to the kingdom of darkness. Yan, magkawatak-watak na yung isipan natin. Wala na tayong gana sa lahat ng bagay. Wala na tayong gana sa pagdasal. Wala na tayong gana sa pagsimba. Wala na tayong gana sa lahat ng mga aspeto sa buhay. It will lead us to depression. People wear religious medals because they seek the intercession of the Blessed Virgin Mary or the saints. Bakit meron tayong scapular? Because we seek intercession from the saint, from the Mother of God. And they desire the protection and the blessing of God. Dahil sa kanila, we receive the blessing. We receive the protection from God. Wearing something that represents the occult, even in an innocent way, is symbolic of our being under the power of darkness. Kung meron pala tayong mga amulet, it is a forbidden power. Okay? We are under the power of darkness when we use the amulets, when we use charms, when we use and when we go to occult practitioners. We should not hesitate to get rid of this type of jewelry. Either we want to be in the kingdom of God or we don't. Mayroong mga jewelry pala connected sa zodiac signs o connected sa mga superstitious way. Renounce Satan. Renounce the use of charms and ask God's pardon. Kailangan natin humingi ng patawad, kapatawaran sa ating Panginoon. If you deliberately carve such an object to ward off evil or to attract good luck, it would be well to mention this when you go to confession. Isasali pala sa confession, mga kapatid. Place your faith not in the kingdom of darkness, but only in Jesus Christ, who cures, who saves, who protects, who loves us. So, yan po ang kailangan nating gawin, mga kapatid. So, that is the forbidden power, the forbidden knowledge, the forbidden kingdom. Grabe, no? Dumami na sila po. So, magtutulungan tayo sa pamagitan ng ating programa dito sa social media, mga kapatid, ay makatulong tayo sa bawat isa natin. Hanggang sa muli, mga kapatid. So, marami tayong mga i-share sa inyo. Fighty Maria, tatak si FD with a humble heart po. God bless. Is our responsibility.